Humupa na ang pag-ulan sa Maynila, kaya balik na rin sa pagpalaot ang mga mangiisda sa Manila Bay. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, actually simula na magliwanag dito sa Manila Bay, parang walang signal number one na bagyong labuyo. Kasi wala namang mataas na alon, wala naman yung malakas na hangin, at saka manaka-naka nga lang yung pag-ulan. Bagamat madilim ang kalangitan dahil nga maulap. Pero yun nga, yung mga mangingisda na nakaantabay dito, binabantayan kasi nila yung mga bangka nila dahil pagka tumaas yung alon, baka humampas dun sa mga bato sa seawall at masira yung kanilang mga bangka. Malaking gastos para sa kanila. Kaya nagbabantay sila kung ano't ano man. Pero bago magtanghali, napakiramdaman nila kahit sa kabila ng babalangan na huwag munang papalaot, lalo na yung kagaya nilang maliliit talaga yung bangka, pumalaot na rin sila at kailangan daw nilang maghanap buhay dahil sa totoo lang daw, mas kinakatakutan nga daw nila dito sa Manila Bay at least yung habagat kesa sa bagyo, lalo na kung ang bagyo naman ay signal number one lang. Dahil pag habagat daw talaga ay malaki ang hampas ng alon. Kanina sabi ni Mang Tani sa akin, pag signal number one naman daw, medyo malabo-labo ang magkaroon ng storm surge dito sa Manila Bay. Pero pagka naman ang bagyo ay pinaigting niya naman yung habagat, ay ibang usapin din dahil talagang komplikado naman at mahirap naman daw basahin talaga ang mga weather system. Pero pagka pinaigting ang habagat ay delikado. Pero pag yung mga magsasakarita, mga mangingisda dito sa Manila Bay, ang yung tatanungin, sa pakiramdaman lang, alam nila kung sila'y makakapangisda pa o hindi. Kaya pumalaot din sila. Itong Manila Bay Seawall, Pia, nung September 2011, hinampas to ng malalakas na alon ng storm surge at nawasak nga ito at more than 30 million yung naging damage sa seawall na ito nung bagyong Pedring. Bagay na hindi naman daw inaasahan ngayon kay Labuyo. Huwag lang lalakas o sasama o kung anumang kilos pang gawin ni Labuyo para mabaligtad yung inaasahan na yan. Pia? Maraming salamat, Mark Salazar.